So last question for half-life. Okay, tingnan niyo guys, no? Ito guys, ito yung medyo mahirap-hirap talaga, no? Kasi kung tutuusin guys, no, madali natin nakukuha kapag ano sakto yung half-life, no? Divided by 2 lang tayo ng divided by 2. Okay, pero what if hindi sakto yung nangyaring half ano yung time na nakalipas sa isang half-life? Or kumbaga, kunyari example technetium 99m, 6 hours siya. Pero ang lumipas na oras is hindi po multiples of 6 hours. O hindi po multiples of 6. So, ayun guys, kailangan natin gumamit ng formula. So, example guys dito, same problem lang po ito, no? Ang kaibahan lang guys is yung time. Okay? So, kanina guys, 12 p.m. on the following date. Dito guys, tinatanong how much will remain at 4 p.m. on the same day. 4 p.m. on the same day. So, ayan, may given tayong quantity. Okay? And then, may given tayong radioactive material ulit. So, again, 66 hours, technetium 99M. And then, time, dalawa. Isang 12 p.m. today at saka isang 4 p.m. on the same day. Okay? So, paano natin ito i-analyze? So, ayun guys, ginugit ako na yung mga keyword. So, paano natin ito isosolve? So, ayan. Tignan nyo guys na gumamit na ako ng formula ng given kay Bush. So, remaining activity is equal to original activity times 0.5 raised to n. N is equal to, number of half-lives. Okay? So, n is equal to the number of half-lives. Constant to guys yung 0.5. Okay, so, paano natin gagawin yan, no? So, ang given guys, ayan, meron tayong quantity of radioactive materials, no? Ito yung original activity. Ito pa yung hindi bawas. Okay, so, kung ilalagay niyo yan sa formula, so dito po yung 200. Okay, and then 0.5 constant. Okay. Now, aalamin natin guys. So, di ba, meron tayong remaining activity, RA. Now, ang problem natin guys dito, ano yung magiging value ng N? Okay? Ano yung magiging value ng N? So, ganito kasi guys yung concept, no? Kapag ang nakalipas na oras is equal to the is multiples of half-life talaga ng radioactive material. Example, ang nakalipas na oras kay technetium gamit yung radioactive materials na technetium 99M is 6 hours. Okay? Kunyari, ang nakalipas na oras is 6 hours. Ilalagay niyo lang guys sa N1 kasi ibig sabihin niyan, nangyari na isang half-life. Ako walang kahirap-hirap no kasi sakto. Nakalipas na yung 12 hours. So it means nangyari na yung 2 half-lives kay technetium 99M. So, ilalagay nyo lang dyan. N is equal to 2. So, pwede rin naman kayo guys gumamit ng formula pag sakto po yung yung oras na nakalipas. Okay? Doon sa given problem. Okay? So, ayun nga lang. Kung meron kayo calculator talaga, so, kasi gagamit kayo ng exponent dyan. No? Kailangan nyo guys ng calculator na nakakapag-solve ng may exponent. Okay? Para magawa yan. Pero ayun nga, pwede mo naman siya i-manual. Okay, kagaya nung sa pinakita ko sa inyo sa table kanina. So, depende kung saan kayo sanay. Okay, pwede nyo naman gamitin pang recheck yung calculator kung gusto nyo yung mga naka-table. Okay? So, yan. Ayun guys, no, ayun guys yung ilalagay nyo sa N. Okay, just in case. Kunyari, nakalipas ulit another 6 hours. That's 18 hours. Okay? So, ilalagay nyo guys dito. Siyempre, sa 18 hours na yun, tatlong half-life yung nakalipas. N is equal to 3. Okay. Pero guys, sa problem natin ngayon is hindi sakto. So, paano nyo, ano yung ilalagay nyo sa N? So, hindi siya magiging whole number kasi nga, hindi sakto yung yung nakalipas na oras doon sa given half-life ng radioactive materials. Kasi kung titingnan nyo guys, from 12 p.m. today, okay, sabi niya, ilan na lang daw ang maiwan at 4 p.m. on the same day. So, ibig sabihin, from 12 p.m. to 4 p.m. lang tayo, no? So, 12 p.m. to 4 p.m. Okay, so ang nakalipas na oras dyan is 12 p.m. to 4 p.m. That's 4 hours lang. So, hindi pa guys umabot sa half-life niya na 6 hours. Kasi, ine-expect mo na ang quantity of radioactive material niya after 6 hours is, syempre, kakalahati mo lang itong 200 MCI. So, after 6 hours, dapat 100 MCI na lang yan. Kaso, sa given problem is 4 hours lang po yung nakalipas. So, ina-expect natin dapat guys na ang sagot po sa remaining activity dapat mas mataas po doon sa 100 MCI. Okay, bakit po? Kasi hindi pa siya umabot ng
isang half-life. So again, ang in-expect natin na answer, so dapat dyan yung RA nyo is greater than 100 MCI. Bakit po? Kasi nga po, ang nakalipas na oras is mas mababa doon sa given half-life niya. Kasi in-expect mo kapag umabot na yun ng 6 hours, dapat 100 MCI na lang yan. Kaso hindi, 4 hours. So, ito guys yung, ano natin, aabangan natin. Tignan natin guys kung ito yung ano, more than 100 MCI yung magiging sagot. Okay, kapag sinod natin to. Okay? So, ganito natin guys i-analyze yung problem no, sa given, sa mga given na to. Okay? So, ayan, tingnan natin. So, paano natin, anong lalagay natin sa N? Okay? Paano, anong lalagay natin sa N? So, paano nyo siya lalagay ng value? Okay? So, ganito guys yung ginagawa ko. So, N, kapag hindi sakto, ang ginagawa ko guys, sa baba, yung half-life. T1 half. And then, ito yung lapse time. No? So, kunyari, ilan yung nakalipas na oras? Okay, ayan. Lapse time. Okay, so tingnan natin. Paano natin ito bibigyan ng value? So, ganito. So, ilan ba yung ang given radioactive material is technetium 99M. So, ang half-life niya is, lalagay nyo ba guys, 6 hours. Kasi ito yung half-life niya. Okay? Ngayon, ano yung time dito? Okay? Again, ito po siya. Ito yung 4 hours. Kasi ito lang yung nakalipas na oras. So, that's 4 sa taas. So, ibig sabihin, meron kang 4 over 6. Okay? So, tanggalin ko na yung hours dito para hindi magulo. So, meron kang 4 over 6. Napapansin nyo guys, hindi siya whole number kasi mapapansin nyo guys, magiging fraction yan, magiging decimal yan. So, kapag, ano guys, sakto yung half-life, kunyari 6 hours ang nakalipas, ang gagawin nyo lang yan guys, 6 divided by 6. So, magiging whole number lang siya. Okay, ito yung kanina sinasabi ko sa inyo guys. N is equal to 1. If ang nakalipas na oras is sakto doon sa given half-life. Okay? Pero kapag ang nakalipas na oras is 12 hours divided by half-life niya, 6. So, N mo is equal to 2. Kasi nga, 12 hours ang nakalipas. Okay, so ganun siya. Kaso nga, ang given ngayon is less than sa first half-life niya. So, ngayon, so meron na tayong, burahin ko na to, meron na tayong 4 over 6. So, meron na tayong 4 over 6. So, simplify na natin ito guys. No? Sabi, ano, pwede na nito guys i-direct sa calculator. No? So, 4 divided by 6. So, the answer is 0.6. Ano yan guys? 0.6666 kasi siya. So, para hindi na tayo mahirapan, 2 decimal lang guys. No? 0.67. So, ito guys, yung ilalagay nyo sa N. Okay? So, hindi siya whole number. No? Naka-decimal lang. Kasi 4 lang siya. So, tingnan nyo guys. Na. So, ang ilalagay nyo guys dito is, ayan. So, remaining activity is equal to 200 millicurie, that's the original activity, times 0.5 raised to 0.67. So, ito guys yung, ito yung magiging, ano natin guys, solution sa problem. So, pag sinolve natin yan guys, sige, solve natin. So, 200 times 0.5 raised to 0.67. So the answer is 125 millicurie. So naalala nyo guys kanina yung sinasabi natin, ina-expect natin na magiging sagot po is greater than 100 kasi nga po hindi pa nangyayari yung isang half-life. Okay? Hindi pa nangyayari yung isang half-life. So, ibig sabihin, ganito. Okay. So, sa after 4 hours, ang quantity of radioactive material na lang is 125 MCI. So, sinolve pa natin to kasi nga, mahirap kasi hindi eksakto. Pero guys, kapag binigay ang lapse time is 6 hours, sakto siya sa half-life. So, hindi na tayo kailangan mag-solve ng, ano, using the formula. Ano? Divided by ito lang itong 200 MCI, that's 100. Okay? MCI.
Okay. Kunwari guys, nakagito to 8 hours. Ang nakalipas na oras from 12 PM to 8 PM. So, ang nilagay niya from 12 PM to 8 PM. So, ang gagawin niya lang nun guys, no? Tingnan natin, try natin. So, diba, ayan, tingnan niyo guys, no? Mapansin niyo guys, mas mataas na yung nakalipas na oras kaysa dun sa given half-life. Kasi nga, 12 PM to 8 PM. So, that's 8 hours. So, ano mapansin nyo guys, no? So, dito guys, solve pa rin natin siya. So, ano yung magiging N nyo? 8 divided by 6. So, that's a 1.33. So, tingnan nyo guys, ano nangyari dyan? So, ano ibig sabihin ng 1? Ibig sabihin guys, nangyari na isang half-life, tapos may sobrang decimal. Okay, ibig sabihin, may sobra pang 1/3, no? Or 0.33. So, nangyari na isang half-life dyan. So, tingnan natin guys, anong ine-expect natin? Okay? So, dapat guys, ang magiging sagot natin dyan guys is less than 100 MCI na kasi sa 1 half-life, 100 MCI na yan. Okay, 100 MCI na yan. Plus may sobra ka. Okay, dito na 0.33. Okay? So, dapat ang magiging sagot kapag ang nakalipas na oras is 8 hours, dapat less than 100 MCI. Okay. So, ayun, dapat magiging sagot kapag ang given time is 8 hours. So, check natin. Try natin i-solve. Okay. So, palitan ko lang yung 0.67 ng 1.33. So, 1.33. So, ano kaya yung magiging sagot natin? So, tingnan natin ha. 200 times 0.5 raised to 1.33. So, tingnan nyo guys, ang sagot na po is 79. Okay, 79 MCI. So, nakita nyo guys, no? 79 MCI. So, habang tumatagal yung oras, mas bumababa yung quantity of radioactive materials. Pero take note guys, it never reaches zero. Okay, ayun yung rules natin, no? It never reaches zero. Kasi nga po, pag nangyayari nga yung half-life, diba? Divided by 2 lang tayo, divided by 2. So, okay. So, nag-i-exist siya dyan, no? Pero in small quantity lang. So, pababa lang na pababa yung quantity of radioactive material over time. Okay, so, ayan guys. Ayan yung, ayan kung paano natin sasagutan kapag hindi po eksakto yung given at yung lapse time doon sa mismong half-life ng radioactive materials. Okay? So, of course, you need calculator. So, unless sanay na kayo mag-solve. Okay? Manually. Okay? Pero mahirap pa rin ito kasi may exponent. Okay? So, and guys, so, that's, ito yung first discussion ko about computation. So, abangan nyo lang guys yung mga next kong discussion about computation sa radiologic technology, no? Okay? So, thank you so much for listening and please don't forget to subscribe and share my videos.